Chef, turuan niyo akong gumawa ng ating kakansya. Unang step natin is balatan natin ang tinikan. Sumunod, pagdidikitin natin siya gamit ang glue stick. So, gaya ng sabi natin, Lourdes, pagpatulong tayo sa nakakatanda, dahil hindi ganun kadali ang procedure na ito. Ginagamit natin yung kandila para matunaw yung glue stick. Pag natunaw yung glue stick, yun mismo yung magiging pandikit natin. Di ba ang saya? Nandan, baka mapasok! Tama, masakit to. Sobra. Baka masira yung balat. Kailangan magpatulong sa matanda. Na. Mag-ingat tayo sa paggamit ng apoy. Yung kalabasan ng ating procedure. So, ang next step natin is maggupit ng mga pang-decorate natin dito. Dahil recyclable nga, gamit tayo ng old magazine page. Very good, Ate Des. Kaya din ang sabi ni Ate Des, magpatulong at mag-ingat sa paggamit ng gunting. Matapos ating gumawa, itong kalalabasan ng ating magazine. So, para madikit natin siya dito, na hindi gumagamit ng masyadong maraming lalagyan natin ng tubig ang ating glue. So, parang magmumukha siyang gaw-gaw at lalong mas madikit. Matipid pa, no, Ate Roni? Tama. At ang glue na gamit ni Ate Lourdes ay gamit niya pa noong high school siya. So, talagang matipid. That was 10 years ago, ah! Oo, oh, di ba? 11 ka pa lang? Tama ba ako? So, gamit ang brush. Lalagay natin siya dito. And then, papatungan ng magazine at brush ulit para lalo siyang maligid. After natin siya mapatuyo, ganitong kalalagyan ng ating akansya. Diba mukhang sosyal? Dahil sa maraming makukulay na magazine na pinatong sa kanya.